Kumusta na kayo mga inday, mga dudong, mga kumare, mga kumpare, mga mare, mga inday, mga day? So ngayon, isishare ko sa inyo kung magkano ba talaga ang aking unang sahod sa YouTube channel. So, huwag nang patumpik-tumpik. Ito na, isalaysay na natin, isa-isa. So ngayon, 2018, nag-umpisa ako ng mga vlog. 2018, hanggang ngayon, syempre, patuloy-tuloy pa rin. At ngayon, marami tayong mga trials, marami tayong mga pagsubok na dinadaanan. Alam nyo naman sa YouTube na mundo, si YouTube na mundo, hindi yan basta-basta, hindi yan madali. Marami ka talagang mararanasan na pagsubok. Kumbaga sa karayom, dadaan ka sa maliit na butas bago ka makalabas. So ngayon, nag-umpisa ako noong 2018, ngayon, ayan. Kailangan mo i-reach yung 1,000 subscriber. Ayan, so unti-unti natin yan. Hindi naman tayo sikat na tao, na vlogger, or artista, kung ano man yan dyan. Hindi tayo popular na mga ano, ordinary yung tao lang tayo. So, ngayon, unti-unti yan. Nakuha ko yung 1,000 subscribers. At pagkatapos nyan, yung requirements na yan ni YT, may requirements pang watch hour. So, yung watch hour na yan is 4,000 watch hour. Kailangan mong ma-reach talaga yan. So, nakuha ko na din yan sa awa ng Panginoon noong 2021. Na-reach ko na din yan. Ang tagal, so sobrang tagal, 2018, 19, 20, 21. So, magpo 4 years siya bago ko siya na-reach yung 1,000, ay hindi, ano ba yun, nawala ako, day. Namatay kasi yung ating, tawag nito. Ngayon, patuloy ulit tayo sa ating discussion ngayon. So, na-reach ko na yung 4,000 watch hour. Di, na-monetize na ang lola ninyo. So, ngayon, doon na nag-umpisa yung iba't iba. Marami siyang kailangan pang i-fill up bago ka ma-release ng sahod. Marami ka pang kailangan daanan na mga pagsubok bago mo siya mahawakan yung perang sahod mo sa YT. So ngayon, na-reach ko na yon, iba-iba yung mga, marami pa yan, mga tax, mga kailangan makuha mo pa yung $10 na kailangan sa threshold sa mga video mo. Marami pa siya. Kung may tiyaga ka talaga dito sa YouTube, makukuha mo talaga. Ang kailangan lang dito is pasensya. Kailangan mo talagang maglagay ng oras, maglaan ng oras para makuha mo yung gusto mo. Kasi pag wala kang patience dito sa YouTube, wala. Back to zero ka talaga. Huwag kang susuko. Kung ano yung hilig mo, ipagpatuloy mo yan. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung talagang gustong-gusto mong content na yan, kung gusto mo kahit kung saan ka masaya, basta i-focus mo lang yon, doon ka magstay. Basta kahit ano na lang, kung anong gusto mo, kung anong makapagsaya pasaya sa iyo, basta be professional lang sa iyong YouTube channel. Kailangan kung anong bawal, kailangan sundin mo yan. Bawal ang copyright, yung mga ganyan. Kailangan sundin mo lang lahat ang mga rules and regulation ni YT. Dahil pag hindi mo yan sinunod, marami siyang sistema. Either i-delete ka niya, ma-strike ka pa, yun ang mga pagpinagbabawal ni YT, kailangan sundin mo yan. So ngayon, yun na nga, yung ating unang sahod sa YouTube ay na matagal na akong nakasahod sa YouTube nung na-monetize na ako. Siyempre, yung kailangan pa yung mga bank account, marami pang kailangan yung mga tax mo pa, lahat ng mga application kailangan mo ipasa yon sa kay YT dahil hindi ka mabibigyan ng sahod. So ngayon,
nandun lang yung mga sa threshold ko na naipon-ipon lang doon nung mula nung na-monetize ako nung 2021 November no 2021 November ako na-monetize. Mula noon to 2022 yung sahod ko doon ko lang nilagay, iniipon-ipon-ipon-ipon ko lang sa bangko. Hindi ko siya winidraw. So ngayon ang ginawa ko dahil naipon-ipon na siya ng konti, hindi naman tayo kasikatan na nag-views tayo ng mga ilang upload lang natin. Upload ka ngayon, mag-views ka ng 1 million, 25,000, 50,000 views. Ganun yung mga views na sikat na ng mga vlogger. Hindi tayo kagaya niyan. So, nasa ang hindi naman tayo sikat. So, nag-views lang tayo minsan ng 25 views. Masayang-masayang ako dyan. 50 views, yun. So, ang sahod natin is napakakunti lang mula nung na-monetize tayo. So, ngayon, sobrang ipon-ipon na napag-isipan ko na kailangan ko ng i-withdraw. So, ito na yun ang ating unang sahod sa YT. Ito yan. Winidraw ko siya kahapon nung Sabado. So, yun. Ang unang sahod lang talaga sa YouTube is napaka-konti. Konting-konti lang ang sahod. May mga nagsasabi na, ay, wala namang kwenta yung content niya. May nagsasabi na, ay, hindi naman interested yung content ko daw. Sabi ko, may hilig kasi tayo. Tayo mga tao, isa-isa sa atin, bawat isa-isa sa atin, may hilig tayo eh. Hindi natin pwedeng gayahin si ganyan, hindi natin pwedeng gayahin. Be natural lang talaga dito sa YouTube. Hindi pwedeng manggaya kasi pag ginaya mo siya, hindi mo kaya. Parang useless din, 'di ba? Mas maganda talaga yung nanggaling sa puso mo yung ginagawa mo, o 'di ba? May nagsasabi din, eh hindi naman yan sikat, hindi naman wala naman nanonood daw sa akin, wala naman daw hindi naman ka-interested daw yung aking mga video. Kaya nonsense daw. O sige, bahala na kung anong sasabihin nila, basta't go lang tayo sa ating ginagawa, basta't wala ding inaapakang tao. Go lang tayo at kung saan ka masaya, edi doon ka, 'di ba? Basta be natural lang talaga. So ito na yung ating sahod sa ating first YouTube salary ngayon. Ito na siya. Winidraw ko siya kahapon dahil naipon-ipon ko nga. Naipon-ipon na nga. So ito siya. Di naman tayo kasikatang tao. Nasa ano lang tayo. Ordinaryong tao lang tayo. Kaya ito lang ang ating sahod sa YT. Ito siya. Tatlong lapad. 10,000, 20,000, 30,000. Ito lang. Equivalent na to sa Pilipinas is nasa 12,000 mahigit na lang. Mahigit to. So, baka magtaka kayo, wala naman siyang views, but ganyan yung unang sahod niya. Naipon-ipon lang kasi siya. May mga views tayo ng nakaraang taon, nung last year pa, nung nag-umpisa pa tayo nag-YouTube. Ayun yon, kaya naipon-ipon siya. Kaya ito yung ating sahod. Naka 30,000 yen tayo sa sahod sa ating YouTube salary. Ayun. Maraming salamat sa inyong pagpanood ng ating channel. Huwag na huwag niyong kalimutan sa mga bago pa lang, huwag kayong sumuko. Patience lang dito sa YouTube channel. Kung anong gusto niyo, kung anong hilig niyo, kung saan kayo masaya, doon niyo i-focus yung inyong gusto para matupad natin, 'di ba? Hindi madali dito sa YouTube yung kailangan ko mag-upload ngayon para makakita ako. Kailangan, huwag mo isipin yung pera. Ang isipin mo, kung saan ka masaya, kung anong hilig mo, at kung anong gusto mo. Diba? Kasi pag iniisip mo yung, kailangan ko mag-YouTube na ngayon kasi gusto ko magka-pera, pwede, okay yan, pero huwag mo munang isipin yung pera. Kailangan isipin mo, masaya ka sa ginagawa mo, yun lang. At maraming mga vlogger na mayaman na ngayon dahil sa masaya sila sa ginagawa nila, nag-enjoy sila. At marami na din silang, syempre, subscribers, kaya yun, kaya marami na pumapasok na mga sahod sa kanila. So, sa mga bago pa, sa mga at mga ordinaryong vlogger pa lang, guys, sa atin, hindi tayo mga sikat, kailangan natin magtiyaga.
at huwag mawala ng pag-asa. Go ka lang and yun. Be yourself. Be natural lang sa ginagawa mo. Basta yun lang. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe dito sa ating channel. At maraming maraming salamat sa pagpanood at pakikinig ng ating YouTube sahod discussion. Maraming salamat and be yourself, be natural. Bye!